Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nagkaharap ang dati at kasalukuyang Pangulo sa Malacañang. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, binisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinag-usapan ng dalawa ang pakikipagkita ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping kamakailan at iba pang isyu na kinakaharap ng bansa. Bilang dating Pangulo, nagbigay din ng payo si Duterte kay Marcos. Kasama ng dating Pangulo si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at si Senator Christopher Bongo. Nakipagkita rin ang dating Pangulo sa mga miyembro ng gabinete ni Marcos. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi kakapusin sa supply ng bigas ang bansa. Reaksyon nito ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa pahayag ni Senator Grace Poe na posibleng makaranas ng rice crisis. Ayon kay Poe, maaaring magkaproblema ang supply ng bigas sa Pilipinas kasunod ng export ban ng India. Isa sa pinagkukunan ng imported na bigas at isa sa pinakamalaking supplier ng bigas sa daigdig. Sa isang public briefing, sinabi ni Sebastian na mayroong 5.7 million metric tons ng palay ang naani noong harvest season, dagdag pa rito ang stock na 1.9 million metric tons ng imported rice. Ipinaliwanag naman ni Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla na may buffer stock na aabot ng 39 days. Natagpuan na ang nawawalang Cessna 152 plane sa bahagi ng Pudtol sa lalawigan ng Apayao. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, bumagsak ang eroplano sa pagitan ng Barangay Salvacion, Luna at Barangay San Mariano sa nabanggit na bayan. Natagpuan din na kapwa wala ng buhay ang dalawang sakay ng eroplano. Ang Cessna 152 plane ay umalis ng Lawag City Airport at patungo sana ng Tuguegarao pero hindi ito nakarating sa destinasyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.